Tinatayang mahigit sa 260 ang iba't ibang uri ng mga unggoy ang mayroon sa mundo. Bawat isa ay may iba't ibang itsura, kulay at katangian. Kaya narito ang iba't ibang species ng unggoy sa mundo na maaaring hindi mo pa alam o ngayon mo lang makikita. Number 9, mandrill. Ang mga mandrill ang isa sa masasabi nating kakaiba kung physical na itsura ang pag-uusapan. Ang mga unggoy na ito ay nagmula sa Western at Central Africa. Malaki ang pagkakahawig nito sa mga baboon, pero ayon sa pinakabagong pag-aaral ay malayong magkamag-anak ang dalawang ito. Ang mandrill ay tinagurian din bilang ang pinakamalaking unggoy sa mundo. Agad itong nakikilala dahil kapansin-pansin ang pagkakaroon ng matingkad na kulay sa kanilang mukha at isang natatanging asul na kulay sa kanilang likod. Kilala din ang mga mandrill sa kanilang sexual dimorphism. Ibig sabihin ay mayroong pagkakaiba sa anyo sa pagitan ng babae at lalaki sa parehong species. Halimbawa, ang kanilang sukat na 3 beses na mas malaki ang lalaki kumpara sa babae. Ang mga unggoy na ito ay karaniwang nakatira sa mapunong bahagi ng kagubatan upang maiwasan ang kanilang ugnayan sa mga tao. Number 8, Golden Snub-Nosed Monkey. Isa sa mga kapansin-pansing uri ng unggoy ay ang mga Golden Snub-Nosed Monkey na matatagpuan sa Southwestern at Central China. Ang mga Golden Snub-Nosed Monkey ay napaka-cute at nakakamanghang grupo ng mga unggoy. Ang kanilang kulay asul na muka kasama ang kanilang kulay gintong buhok ay isang kaakit-akit na katangian ng mga unggoy na ito. Dahil sa kanilang itsura, maraming tao ang pinipiling mag-alaga nito upang gawing pet. Kapansin-pansin din ang hugis at itsura ng kanilang ilong, kaya madaling ma-identify ang species ng mga unggoy na ito. Tinatawag din silang sneezing monkey dahil tuwing umuulan ay pumapasok ang tubig sa butas ng kanilang ilong, dahilan upang sila ay bumahing ng bumahing. Number 7, Common Marmoset. Kung minsan ay tinatawag na white-tufted ear marmoset ang mga unggoy na ito. Ang common marmoset ay isang maliit na species ng unggoy na kadalasang matatagpuan sa Brazil. Maaari silang mamuhay sa isang malawak na hanay ng mga tirahan kabilang ang rainforest at mga lokal na lungsod. Mamamataan din silang magkakasama at grupo-grupo. Mas gusto ng mga unggoy na ito na kumain ng mga insekto, pero kung minsan ay katas ng puno at dagta ang kanilang kinakain. Ang mga marmoset ay natatangi din dahil sa kanilang wide tufted ears na naging dahilan upang maging tanyag ito, at marami ang nag-aalaga sa kanila at ginagawang pet. Gayunpaman ay mabagal ang kanilang pagdami dahil sa mga ilegal na kalakala ng mga unggoy na ito na naging sanhi ng pagbaba ng kanilang populasyon sa mga nakaraang taon. Number 6, Jeffroy Spider Monkey. Ang mga Jeffroy Spider Monkey ay isang uri ng New World Monkey mula sa Central America. Ang kulay ng katawan nito ay iba-iba, depende sa kanilang populasyon at subspecies. Maaring reddish, kulay kalawang, kayumanggi o itim. Ang mukha ay karaniwang may maputlang maskara at walang balahibo ang balat sa paligid ng kanilang mata at muso. Mas gusto nitong manirahan sa mapupunong lugar, partikular sa mga rainforest kung saan maaari silang maglambitin sa mga puno at magpalit-palit ng lugar. Mahilig silang kumain ng prutas, pero kung minsan ay mga dahon, mani, buto at maging mga itlog. Ang spider monkey ay kabilang din sa mga endangered species ng mga unggoy dahil na rin sa pagkasira ng kanilang tirahan. Pero ang pangunahing dahilan talaga ng kanilang pagkaubos ay ang sikat na kalakala ng mga unggoy na ito. Nagbabala naman ang mga eksperto na huwag gawing pet ang mga spider monkey dahil kilala itong nagdadala ng sakit na nakakahawa sa mga tao. Number 5, Black Snub-Nosed Monkey. Isa namang malapit na kamag-anak ng Golden Snub-Nosed ang mga Black Snub-Nosed Monkey. Isang medium-sized na unggoy na naninirahan sa bulubunduking rehiyon ng timog kanluran ng China. Tinatawag din silang Yunnan Snub-Nosed Monkey at nagtatampok ang unggoy na ito ng isang snub-nose at isang itim na fur coat na tumutulong sa kanila upang mapanatili ang mainit na temperatura.
Ang mga unggoy na ito ay mahilig kumain ng mga lichen na bumubuo sa halos 2/3 ng kanilang pagkain. Gayunpaman ay mayroon silang multi-chamber type na tiyan na tumutulong sa pagtunaw ng kanilang pagkain. Number 4, Lesula. Ang Lesula monkey ay isang species ng Old World monkey sa pamilya ng guanon na matatagpuan sa Lomami Basin ng Congo. Ang mga Lesula ay may blunt na balahibo sa kanilang dibdib, baba at lalamunan. Mayroon itong maamong mukha at ang unggoy na ito ay mailalarawan na may mga mata na maihahalin tulad sa mga tao. Ang mga Lesula ay herbivores. Kumakain sila ng iba't ibang uri ng prutas, halaman at bulaklak. Bagamat kilala ng mga lokal, ang international community ay hindi pamilyar sa species ng unggoy na ito. Sa katunayan ay noong 2007 lamang sila natuklasan at nakumpirma noong 2012. Ang Lesula ay ang pangalawang bagong species ng African monkey na natuklasan mula noong 1984. Number 3, Pygmy Marmoset. Samantala, narito naman ang tinaguri ang pinakamaliit na unggoy sa mundo, ang Pygmy Marmoset. Ang kakaibang species ng unggoy na ito ay karaniwang naninirahan sa mga rainforest sa South America. Ang kanilang maliliit na sukat at brownish na mga balahibo ay mapagkakamalan mong squirrel ang mga ito. Ngunit ang Pygmy Marmoset ay isa talagang unggoy. Mahilig naman silang kumain ng katas ng puno na kanilang kinukolekta sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na butas sa katawan ng puno kung saan sila nakatira. Dahil din sa maliliit nilang sukat, ang mga Pygmy Marmoset ay kadalasang target ng mga predators katulad ng pusa at jaguar na pag-alagala sa kagubatan. Gayunpaman, nakakatuwang malaman na ang mga Pygmy Marmoset ay hindi kabilang sa mga species ng unggoy na malapit ng maubos. Number 2, Golden Langur. Ang mga Golden Langur ay kabilang sa magagandang species ng unggoy na matatagpuan sa India at Bhutan. Ang mga unggoy na ito ay nagtatampok ng isang itim na mukha, mahabang buntot at golden coat. Pero ang kanilang golden coat ay lumilitaw lamang sa tuwing sasapit ang breeding season. Ang kulay talaga ng kanilang balahibo ay dirty cream white. Ang Golden Langur ay kabilang din sa mga pinakabagong tuklas na species ng unggoy. Mailap din ang mga ito kaya hindi pa sila napag-aaralang mabuti ng mga eksperto. Naninirahan ang mga Golden Langur sa matataas na puno at kumakain ng mga hinog at hilaw na prutas, mga dahon, buto at bulaklak. Kabilang din sila sa pinaka-endangered species ng mga unggoy. Ayon sa ulat ay mayroon na lamang humigit kumulang 6,500 na Golden Langur ang nasa kagubatan. Ang mga ito ay nanganganib dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, partikular sa India. Number 1, Bald Uwakari. Ang Bald Uwakari ay isang South American primate na medyo hindi pangkaraniwan ang itsura. Mailalarawan ang mga ito sa pagkakaroon ng makapal at mahabang balahibo mula reddish brown at orange, pero ang kanilang muka at ulo ay walang balahibo at mayroong mapulang kulay na balat. Sinasabi na ang pattern ng kanilang kulay ay nadedevelop bilang resulta ng malaria, isang karaniwang sakit na nakukuha nila sa kanilang tirahan sa Amazon Rainforest. Ang matingkad na pulang kulay ay nagpapahiwatig lamang na ito ay malusog, habang ang maputlang kulay ay malamang na mayroon itong iniindang sakit. Hindi tulad ng karamihan na unggoy na may mahabang buntot, ang buntot ng Bald Uwakari ay napakaikli lamang. Gayunpaman ay mabilis itong nakakagalaw at nakakalipat ng pwesto sa mga puno gamit ang kanilang mga binti at braso. Kasalukuyan din silang nahaharap sa banta ng pagkaubos dahil bumaba ng 30% ang kanilang bilang sa nakalipas na 30 taon. Ito ay buhat sa pagkawala ng tirahan dahil sa pagtutroso at banta ng predators pati na rin ng mga tao.